Katriona, sa Milby, tuloy pa ba ang kasal niyo? Nagtanong ako. Ay, oo! Oh. At ang sabi? Nasabi doon ni ano, Mayor Alvin Benitez. Na hiwalay na sila nung kanyang misis. Sa lahat ng ito, merong isang sexy actress, si Ivana Alawi ba yan? Sila pa rin ni Lysis Verano. So ngayon ay mga netizen, ikaw yung tinatag. Hinihintay ng mga netizen yung sagot mo dyan eh. Kaya niya siguro sinabi kayo yung, yeah, we're happy. Ano ko net? Ako na naman. Yung mga comment. Yung hello mga kahapi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito kasi Ramalok! Kasi kita Jen! Papa o, oh, walang audience. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilit sa amin? Ay! Hindi ka mo na! Dali! Ay, naku, sandali muna, Jex. Diyan ka lang, ha? Ha? Nagpalit muna kami. Oo, dahil meron kaming pag-uusapan dito, no? Ay! Kasi, naku, Diyos ko po. Eto na. Oo. Oo, dahil pagkatapos ni Bea na hindi nakita ang engagement ring, yes, na napuna ng mga netizen, na eventually, it turned out na, alam mo na, nagjiwalay na pala sila, hindi natuloy yung kasal, eh, naku, eto na, nakita na naman ng mga netizen, napansin nila na hindi raw suot ni Katriona Gray ang kanyang engagement ring. Ay! Oo, kaya ang tanong nila, Katriona, sa Milby, tuloy pa ba ang kasal niyo? O anong napanaginipan mo tungkol dyan na? Naku, hindi ako nanaginip. Talagang nagtanong ako. Ay, kung totoong hindi natuloy ang kasal. At ang sabi, and I quote the manager of Katriona and Sam Milby, si Erickson Raymundo. Dahil may nagtanong din daw sa kanya noon. Sabi ni Erickson ay hindi niya alam kung may event na hindi na isuot ni Katriona yung engagement ring. Oo, daw mayroong pagkakataon na hindi niya suot. Oo. Pero hindi na tinanong ng manager sa dalawa kung okay ba sila. Hindi. Kasi the other day naman, magkasama sila with John Prats and Isabel Oli. At ito na, this week nagyaya si Katriona at si Sam ng bonding ulit. So, hindi totoo. Eh, baka naman ay nakalimutan lang yung isuot nung time na yun. Diba, minsan tayo naman, may mga times na nakakaloka talaga, diba? Nakakalimutan natin yan eh. Oo, correct. At yun na nga, so sabi ko nga, ano ba yan? Hindi ba, bawal bang makalimutan isuot ang engagement ring? O masyado lang talagang mapanuri at mapag-research ang mga netizen? O yan na ha, yan na yun. Hindi po totoo na hindi tuloy ang kasal ni Sam Milby at ni Katriona Gray. Tuloy na tuloy po. Eh, speaking of hiwalayan na eh. Oh. Ano naman tong lumabas sa PEP na panulat ni Gorgy Rula? Bakit? Eh, nasabi doon ni Mayor Alvin Benitez. Na hiwalay na sila nung kanyang misis. Eh, tumasabi na yun. Basa? We have not been a couple for several years already. In fact, we have gotten a dissolution in court several years back. Si Mayor Alvin Benitez po ay mayor ng Bacolod City, na naging congressman din. At siya din yung producer or may-ari ng Bright Light Productions. Oo. Na nagpo-produce ng mga pelikula. Yun. Tapos, anak naman ni Mayor Alby, si Mayor Javi Benitez. Oo. Si Mayor Javi Benitez ng Victoria City. Oo. Nang doon din sa Bacolod. Jowa naman yon, or boyfriend naman ni Sue Ramirez.
Ayun nga, Nay. Kasi nga natanong nga siya. Dahil nalilink siya sa iba-ibang mga actress. And recently nga, may isang sikat doon na sexy actress na nalilink kay Mayor. Eh, yun nga daw yung nasagot ni Mayor. Wala naman daw masama. Kasi nga, they have not been a couple. Kung totoo man daw na nalilink siya. Eh, ngayon daw, may nakita daw na kasama ni Mayor Albie na nagpunta ng Japan. Oo nga. Eh, hindi naman niya sinagot. Sinagot lang daw na yun ng pagngiti at pag-iling. Nung tinatanong nila Gorgie. Oo. So, sabi kasi ni Gorgie dito sa article niya sa PEP, ay sikat na sexy actress. Oo. Sinagot yan ni First Lady ng Bacolod City na si Nikki Benitez. Kasi nga, nabulabog yung buong Bacolod. Buong Negros sa Occidental. Kasi, kilala nila ang mayor nila, kilala nila si First Lady. Diba? Kaya nagulantang ang buong bayan doon. Anong sabi ni, ni First Lady? Eto na. In light of the recent article and its distressing contents, I wish to clarify that there have been no discussions between my husband and I regarding separation or annulment. The quotes attributed to him in the media, suggesting romantic links with several actresses, came as a surprise. We have been living under one roof for 31 years, maintaining our family's unity through all of life's challenges. My commitment to handling our personal matter with dignity and respect remains unchanged. I am especially focused on shielding our children from any pain or anguish brought about by this matter. So, hindi pala daw sila hiwalay. Hindi sila raw hiwalay. At magkasama sila sa isang bubong. Oo. At nag-post din si Mayor Javid Benitez. Yes. Oo. Dahil gusto lamang niyang proteksyonan ang kanyang ina, tinan mo. Oo, Nay. Ito na yung post niya, oh. Ano sabi? We're as shocked as everyone because this wasn't spoken about in private. But, Mom, I want you to know that I thank you and love you for all that you have done for our family. We know how much you have sacrificed for me and Bettina. I am eternally grateful. So parang pahayag ng suporta niya yun sa kanyang ina. Tsaka contradicting yung statement ni Mayor Albie at yung statement naman ni First Lady Nikki. Oo nga, Nay. Parang nakakaloka. Ba't kaysa sabi ni Mayor na hiwalay sila? At sabi naman ni First Lady, hindi naman. Mukhang dapat na mag-usap yung pamilya. Kasi, dapat, sabi nga ni Miss Nikki, eh, dapat pinag-uusapan niya in private. Kung meron mang issue. Diba? At kung pwede rin maayos, hindi ba? Feeling nga ng iba, Loy. Parang baka daw na pressure si Mayor. Kaya yun ang naisagot. Eh, yun na nga. Sa lahat ng ito, merong isang sexy actress. Sino ba yung tinutukoy na yun? Sino ba yun, Nay? Eh, yun na nga. Yung iba, tinuturo nila. Si Ivana Alawi raw. Oo? Oo. May mga comment na si Ivana Alawi ba yan? Yung ganyan. Eh, syempre, kailangan marinig din natin ang panig ni Ivana Alawi. Dahil maging sa atin, may mga nakakarating na sila ay nag-Japan. Sila ay nag-Baguio. Si Ivana daw ay nagtungo pa ng Bacolod. Yung ganon, mahirap naman husgahan natin si Ivana. So, kailangan si Ivana rin ang sumagot niyan. Kung paano niyang lilinawin yan, Kung siya nga yung tinutukoy. Kung hindi naman siya, please disregard the previous message. Pakilinaw yan. Kasi ako naman naniniwala, Kasi si Ivana ay galing na link na dati sa isang congressman. Ngayon, nalilink na naman si Ivana sa isang congressman na naging mayor naman ngayon. Kung totoong siya ngayon, yung tinutukoy kay Mayor Albie. Na-meet na natin si Mayor Albie, di ba? Oo, sa Bacolod, nung tayo punta doon at nagka-campaign, di ba? Yes. Nakapunta na rin tayo doon, Loy, sa kanilang bahay. Yes. Na maayos ay inistima ni First Lady Nikki. Yes. Saka diba? Ni Mayor Happy. Oo, di ba? Habang si Mayor ay nakikipag-meeting doon sa baba. Oo, na hindi na natin nagambala, no? Pero syempre, mainit naman tayong tinanggap doon. Kaya lang, itong mga isyong ito, dapat ay linawin din ni Ivana. Kasi kung si Ivana, parang sabi ko,
kaya naman ni Ivana, no, na sa ganda ng kanyang income, sa ganda ng kanyang career, eh bakit kailangan sumuot pa dito, hindi ba? Kung siya nga yung tinutukoy, ha? Oo, kasi parang siya yung tinuturo eh. Oo. Yung iba kasing comments din. Sana hindi ito totoo. Siyempre, oo, tayo ay nagbabalita lamang dito at ipinapasa natin ngayon kay Ivana. No? Kahit walang tinutukoy na pangalan dito sa article o sa mga naglalabasan, pero may mga comments na siya yung tinuturo. Napasok na pasok sa clue. At saka na yung sabi mo, sana mag-ausap din yung pamilya, no? Kasi nga, siyempre, magkaiba yung ano statement nila. Eh, kung magkasama lang sila sa isang bahay, hindi ba sila nakapag-usap bago yung malabas yung mga sagot na gano'n? Oo. Kung totoo man ito, ha? Ivana yan. Ha? Ivana? Ay, nako. Anyway, balik na tayo kay Jex. Oo. Ha? Medyo may air ko naman dito, parang nagpinapawisan ako. Hirap ka pag hindi ka nananaginip, no? Ay, naku, ito na nga, no? Malapit na i-showing ang pelikula ni Enrique Gil, ang kanyang pagbabalik. Yes! At ito nga yung I'm Not Big Bird. Yes! Ito nga, nakakaloka si Enrique Gil, di ba? So, syempre, naglabasa na ang mga pahayag ni Enrique Gil. Oo, yun nga na, na-corner siya ng mga press. Oo. At naitanong na, di ba? Ang mahiwagang tanong. Oo. Kung kamusta na sila ni Liza Soberano. So, ano sabi? Ay! Sila pa rin ni Liza Soberano. Oo. Oh. So, ngayon na yung mga netizen, ikaw yung tinatag. Ba't ako? Ha? Ang taas! Ang taas! Kasalanan ko? Oo. Kasi nga daw, kinonfirm mo, nahiwalay na si Liza Soberano tsaka si Enrique Gil. And here comes Enrique Gil saying na sila pa rin ni Liza Soberano. O anong ba sinabi? Ito na yung sinabi ni Enrique nung tinanong ni Gretchen Pulido kung kamusta na, kayo pa ba? Oh, sabi ni Ken, eto na, sulat o. Oh. Yeah, we're happy. We're just really busy. I think we just, you know, realize na in life, parang we shouldn't always be just centered around each other. Alam mo yun? Parang we can do more if we go, yeah, grow more. We can achieve more. And then, you know, it just makes us better. Oh, so sila pa rin daw. Sila pa rin ba? Eh, bakit ganyan lang ang sagot? Puro yeah. Pwede naman papaloy ano? Yes, kami pa din. Hindi yung puro yes, we're happy. Ano ba yun? Walang confirmation? Diba? Okay. Salamat. Ano mo masasabi mo dyan, Nay? Hinihintay ng mga netizen yung sagot mo dyan eh. Yeah. I'm happy. Ha? Huling happy. Alam mo, sa totoo lang, nakausap ko din yung aking source. Okay. Sabi niya sa akin, I stand by my story. Eh kasi, nauna dyan, di ba, sa preview magazine kung saan in-interview si Liza at unpublished ito, no? Sinabi ni Liza na October 2022 pa sila wala ni Ken. Bukod dyan, may mga nakausap din naman ako sa paligid na wala na nga. At sinabi ko naman dito, hindi ba, sana hindi totoo. Pero yun nga yung sinasabi. Ngayon kung sinasabi ni Enrique Gil na kung sila pa rin, kasi yun ang interpretasyon ng mga tao eh. Malabo yung yeah, we're happy. Siyempre yung iba gusto pa rin nila marinig. Kami pa rin at hindi totoo yung mga naglalabasan. Kasi kahit ako, nasa position ni Ken, yun yung sasabihin ko, kami pa rin, mali yung mga naglalabasan. Diba? Ganun lang kasimple. Oh, pero siyempre, sino naman tayo eh? Well, hindi naman natin alam. Baka nagkakausap na yung dalawa. Diba? Hindi natin alam kung baka napag-usapan na nila ito, inupunan nila ito, na ito sitwasyon natin, pwedeng tayo pa rin, pero level up tayo, kanya-kanya tayo ng career. Hindi naman kaya ito parang katulad nung kay Kim Jones at saka kay Jericho Rosales. Yeah! We're great! We're happy! Pero they're not together pa lang. Ay, ayun.
tsaka, di ba, Loy, yan ang lagi kong sinasabi. Kahit pa sabihin ng kahit sino na wala na yung isang couple, iwalay na yung isang couple, sino naman tayo para kontrahin kung sasabihin nilang, no, we're still together, and we're still on, and we're still a couple. Di ba? Eh, yun ang sabi nila. Kasi ako naman, lagi ko rin sinasabi rito, sana sila pa rin, dahil ako, ang nasa isip ko lagi, eh sila ang ending. Just like Catherine and Daniel. Eh, gusto ko pa rin, sila yung ending. Eh, yung iba din, napaplastikan sa'yo. Para ikaw yung galit sa akin. Ha? Ah, alam mo, hindi naman natin sila masisisi kung yun ang tingin nila sa akin. Kung plastic man ako or whatever. Ang hindi naman sa wala akong pakialam kung hindi sila naniniwala sa akin. Ang importante sa akin, ang mga binabalita natin dito ay may pinanggagalingan. Diba? Hindi yung inimbento lang natin. Diba? Baka ang ending niyan din parang Catherine and Daniel. Na ano? Nung sinabi natin dito na split na, binash ka ng binash. Oo. Pero nung umami na silang hiwalay na, wala naman nag-sorry sa'yo. Feeling ko lang tayo ganun ang mangyayari. Grabe ka. Oh, basta, ang importante, alam nila ng Liz Ken, ni Liza at Enrique kung ano ang totoo. Kung ang totoo sa kanila ay sila pa, edi bongga, well and good. Eh kaso lang na, paano kung hindi naman na sila, pero nagde-deny lang? Choice nila yun, Lord. Bigay natin sa kanila yun. Sa alam ko, di ba, nabalita na rin natin dito na mahal na mahal ni Enrique si Liza Soberano. Oo nga. Yan yun. At di ba, si Enrique ay pumupunta pa rin sa bahay noon ni Liza. Kahit wala doon si Liza. Oo. At may mga pagkakataon na may mga imbitasyon na iniimbita silang dalawa ni Liza. Pero madalas na hindi nakaka-attend si Liza na nalulungkot si Enrique. So dito mo mararamdaman kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Enrique kay Liza. Kaya niya siguro sinabi kayo yung, yeah, we're happy. Ano kune? Eh siguro, gusto niya pa rin isipin na sila pa rin ni Liza. Ako na naman. Ito na nga po. Ano po? Ito naman mag-comment. Ay! Ano ba? Pero kung si Liza at saka si Enrique, happy ka. Oo naman. Oo. Kaya pag mga ganyan ang statement ni Jex, ako napupurnada eh. Diba? Kakaloka ka. Oo. Eh, mamawakan na lang natin kung ano yung sinabi ni Ken. Diba? Oo. Anyway, in fairness naman kay Enrique. Diba? Sabay niya pinopromote yung Liza Frankenstein. Tsaka yung kanyang I'm Not Big Bird. Kasi halos magkasabay ng showing, no? Oo, Feb 9 yung ano sa US eh. Oh. Yung I'm Liza Frankenstein. Oh. Tapos Feb 14 na yung ano, I'm Not Big Bird. O magkasunod lang. Oo. At least ganun pa rin ka-supportive si Enrique kay Liza. Ganun din naman si Liza. Parang sabi ni Enrique, di ba, parang aatin nga yata si Liza ng premiere night niya sa 13. Wow! Sabay kaya silang darating, pe? Ayan ang ating antabayanan. Kung sabay silang darating. Ikaw ba? Feeling mo? Eh kung sila pati, hindi dapat sabay silang darating. Diba? Ako eh, tapos pag nagsabay silang dumating dahil sinunod ka lang? Ha? Paano? Ay nako. Huh? Anyway, wala naman leading lady dito si Enrique. Diba? Dahil kasama niya rito si Nico Natividad, Pepe Herrera, si Red Oliero, yung stand-up comedian. At directed by Victor Villanueva. Ayan. Mukhang maganda ha. Kasi trailer pala nakakaaliw na. Oo nga. Magandang comeback ito kay Ken. Yes. In fairness. Oo. Nakaka-curious panoorin. Oo. Yes. Paano mo naman magsabay sila ni Liza? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga linggo. Ito ba si Mama Loy? Mga nanonood hindi pa namin subscribers. Sana mag-subscribe na po kayo kasi napakadali lang. I-click lang mo yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung ibigay ko na namin episode ngayon kayong komento sa lahat namin chika,
I-comment nyo na yung below, i-click ang like button, at huwag kalimutang i-click ang notification bell! Oo, pag-click yan, kayo unang naman na notify na meron kami yung latest update. At syempre, pantay niya kayo lang yung channel. Yes, ako pa natin mag-subscribe kayo sa channel ko. That's Mamaloy! M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po ang riot, nakakatuwa, nakakalokang pag-prank namin kay Josa Poco at saka kay Rena. Panoorin nyo po ng mag-good vibes po kayo. At syempre, huwag yung kalimutan for all your events, lavidaevents.com. At sa Tito Jack's channel, may bago po akong vlog dyan. Ang Korean trip namin. Yeah. At pasalamatan ko lang, te, ang Mary Francis Aesthetic Center, ang Just Relax Massage and Spa, ang Ideal Vision. Thank you po. Yes. Siyempre pa, Doc BC Solis, ang gorgeous yes, bar. Yes, Doc BC. Dyan sa tapat lamang po yan, ng Christ the King Church sa E. Rodriguez. Yes. Para sa inyong mga pabani feet. Thank you, Doc. Thank you, Ms. Ara. Maraming salamat din sa Neil Cocktails naman ooh, ni Agnes Mora at sa Hedway Vera Salon yes, ni Mikael Vera. Yes, yeah. Thank you, Hedway! At syempre pa, ang aking panayam kay Julia Pariscova si Kopya at ang kanyang mga revelasyon kung may sumama siya ng loob kay Vice Ganda. Hmm? Nag-usap na ba sila ni Vice Ganda? Huh? O dinedma ba siya ni Vice Ganda? Huh? Ayan po, sa OGDS Inspires na nasa I1 TFC na rin po. Hmm. At syempre pa, happy birthday sa aking anak na si Daddy. Happy birthday, Daddy! A new future, Dr. Nai. Yeah. I love you. We love you, Daddy. Yes, at syempre pa, ang Rampa. Gusto ni Mama Loy dahil sinasayawan siya ng ha? Uy, hindi! Ano ka ba? Nag-open na sila formally, Nai, nung Sabado, di ba? Congratulations, RS, Ice, Miss Lisa Dino, di ba? At yung kanila pa mga ibang mga partners para po sa Rampa, a safe space para po sa mga LGBTQIA nating bahagi ng community. Pero welcome po ang lahat kasi it's a drag club. Oo, wala namang malaswado. Yung mga gusto lang po mag-enjoy ng mga drag shows, nako ayan po, isa sa mga premier drag club ngayon dito sa Quezon City, di ba? Yes, malapit sa ABS-CBN yan. Yes. Si Madam Cecil Bravo at si Louie. Yes! Congratulations po! Ang bongga-bongga ng kanilang opening. Grand opening diba? Night, no? Diba? Ayan, sa Rampa, rumampa na kayo. Yes. At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa O, si Ozzy Diaz. Sila nyo nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot, ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihilig sa amin? Ay! Isin ka mo na! Wala ko kami pandesal. Wala sa restore po ito. Walang pandesal dito. Alam mo, sinamahal mo ka. Ayan o, na ipagkaila. Ha? Ano ba na itago? Labas mo na. Ano? Wala ko pandesal dito. Ayan nga o. Ay, hindi ko ito pandesal. Ayan o, na po ito. Ay, parang kilala ko ito. Ay, uma! Ay, alam mo, dati itong blade naging tao. Talaga? The Ruby, Ruiz. Yes! Hello! Nakakaloka, oh. Sikat na sikat ka kung kailan ka nagkaedad, doon ka nakilala. Yesterday. Alam mo, na-curious ako kasi nakilala natin si Miss Ruby na may edad na siya. Nung bata ba, nag-artista ka talaga? Hindi. Hindi. Sa theater lang ako. Oh. Sa PETA. Oh. Tapos noon, sa PETA pa, ano-ano lang sa showbiz, tas acting coach. Bilang acting coach. Oh. So, sa likod lang ako ng camera. Ah. So, mga anong edad ka
talagang pumailan lang sa showbiz? Mga 40 plus na. O, yan yung sinasabi ko sa mga bata. Wala sa edad yan na dapat bata magsimula. Kasi kahit bata ka nagsimula, kung wala talaga yung ano, pwede pa timing, talagang iintayin mo. Kaya tinan mo si Miss Ruby. Kung kailan 40, hindi pa? Yes. O ngayon ilang taon na si Miss Ruby? Ngayon po ay ano, 37 ako. Wow! Oh, sa industry! Nicole Kidman yun. Oh, years ako. Kasi palabas na to ngayon eh. Oh! Nakaka 2 episodes pa lang. Tama. Parang ikaw yung parang ano? Nani. Nani. Oo. At parang sa Hong Kong ang setup nito. Correct. Okay, tamo. Alam na rin ko. Si Essie. Yes! Oh! Ang dami alam. Dapat na bakit patimba? Okay. So, una sa lahat, paano ka nakapasok dito? Nagkaroon ba ng audition? Or talagang handpick ka? Ganun? Hindi po. Nag-audition sila for 1.5 years. Wow! Yun ang sabi nila. Tapos? O, para dun sa role na yon. Nahirapan sila dahil ang hinahanap nila medyo may edad na. Uh-huh. Kung pwede sanang authentic daw na nani, pero nakakaarte. Uh-huh. O, edi, check. Matanda na daw. Check. Authentic. Dahil nagnani po ako sa Canada nung tumira ako sa Canada for 3 years. Yes. Totoo ka nang nagyaya ko. Na noon, ikinahihiya ko, ipinaglilihim ko. Oh. Sukat akalain ko ba na yun pa ang magdadala sa akin sa isang international project. Oh. So, curious lang ako, bakit kinakaya mo noon nung pumasok ka rito? Nung nag-iayaya ako dati nun sa ano. Oh, nung nag-iayaya ka sa Canada, parang ayaw kong paalam dito. Oh, parang gusto mong burahin sa ano mo, curriculum vitae. Correct. Okay, curriculum vitae. Totoo po yun. Pakispell mo nga, Nay. CV. So anyway, so bakit gano'n na naging damdamin mo nun sa pagyayaya? Nabababaan ka ba sa sweldo o sa antas ng buhay ng pagiging isang nani? Noong una kasi, nung pagpunta ko ng Canada, akala ko dahil that time ako assistant director sa advertising, sa mga commercials. So masyado akong idealistic. Akala ko pagtapa ko ng ibang bansa, magagamit ko, makakapasok pa rin ako sa same larangan ng trabaho. Ang pinakamadali pala doon ay mag-nani. Dahil maswerte ko sa naging amo ko, napakabait. Tinuloy-tuloy ko na. Yun na ang naging full-time job ko. Na hindi mo sukatakalain na yun pa palang pagiging nani mo ang magiging tulang para makuha mo yung role. Yes. At saka Nay, di ba, nung kakagaling lang natin ng New York. Wow, masabi lang na ng New York. Di ba sinichikat sa atin doon na yung mga nani, mga construction workers, yung mga mas mataas yung per hour nila compared dun sa mga nag-o-opisina. Mas mahirap daw kasi yung ano. Ganon din ba nung mga panahon na yon sa Canada? Yes, mataas yung sweldo ko noon. So, kumusta naman sa set ng expats? Napaka magalang nila sa akin. Dahil mataas ang pagtingin nila sa Filipino actor. Wow! Akala nga nila sikat na sikat ako dito. Sikat ka! Nakatatawa. Kasi kunwari merong mga Filipino. Sabihin ng Filipino, we saw her in this ganyan-ganyan. Kunwari kung anong serye. Ganyan. Akala naman ng mga ng mga producers ko, see, you're so famous. Tapos sasabihin ko dun sa anak ko, nakakaya. Huwag ka na maingay, maya mo na sila. So, kumusta si Nicole Kidman bilang katrabaho? Napakabait, napakahusay
Ang ano, very ano siya, very powerful. Nakaka-curious na eh, kung paano yung first shooting day na nakaharap niya si Miss Nicole Kidman at naka-eksena. Kamusta po ba? Kinabahan po ba kayo? Na-excite? Naka-ilang take? Nagkaroon ba kayo ng bonding muna bago magsimula? Nagkaroon muna ng bonding bago magsimula ang shooting. Mm-hmm. So, isa-isa kami pinakilala sa kanya. Tapos excited siya, I want to meet Essie. Kasi na ang tagal na kaso. Sino ba ang finally ang napili ninyo? So, nakilala na ako, entang ka niya, nakaganyan ako. Sabi ko, oh my God, it's Nicole. Sabi ko, are you true? Sabi ko, naman, is this true? Yes, of course, you can touch me. O, di, kinuot ko, Chris, sa braso. It's true. Yun, tuwa-tuwa siya. Yun, yung bonding namin. Tapos in Hong Kong. Tapos first eksena sa Hong Kong din. Pinagtabi yung ano namin, yung shooting chair. Okay? Mm-hmm. Siya si Margaret, ako si Essie. Mm-hmm. Ay, bakit katabi? Dapat pandarun ako. Ganun. Yung pala, sinasadya nila yun. Kasi ganun siya, kakausapin ka na muna niya. Para komportable ka sa kanya. Correct. Mm-hmm. Doon ako ninanervyos tuwing kinakausap niya ako. Dahil? Wala sa script yun eh. Oh, ano? English. Yung English yan, kumaintindihan. Bawa, ang sabi niya sa akin, oh, hi, Ruby, how are you? I'm good. Siyempre. Uh-huh. Tapos, ano, di hanggang doon lang ba? Oh, what did you do yesterday? It was our free day. Oh, yesterday? Oh, did you watch the news? Hindi naman ako nag-watch ng news. Di inisip ko, magpapanggap ba ako dito? Hindi, sabihin ko ng totoo. Oh, yesterday, what I did my laundry. Sabi niya ganun. All day? Oh yes, because I was so fascinated with your washing machine here. Just one push and it comes out, you know, dry and clean. Totoo yan, naloka siya. Tapos, natutuwa siya sa akin kasi, wala, natural ko lang. Kapag hindi ko siya maintindihan, excuse me, what did you say again? Ganon. Pag hindi ko naman talaga maintindihan, excuse me, I'll just get something, exit ako. Tapos pag-google na, ano ba yung sinabi niya? Mas babalik ako. Kasi yung mga accents nila yun, no? Yung mayroon intindihin minsan din eh. Oo. Pero syempre, si Tita Ruby ay lalo pang nakilala sa teleseryeng Linlang. Dahil pinalalabas din itong sa ano sa Prime Video. Yes. Eh talagang pinag-uusapan na ito ng mga Pilipino. Mm-hmm. Number one ang Linlang sa Prime. Yes. Oo, 20 countries. Anong feeling? Parang ikaw yung lucky charm. Sana. Wow! Hindi, ang bait talaga ni God. Biro mo, nilagay niya ako sa Linlang. Hindi ko naman sukat akalain na ang Linlang ay ipapalabas din sa Prime. Mm-hmm. So, nauna ang Linlang sa Prime kesa sa expats. Pero ako yung expats, alam ko na sa Prime siya ipapalabas. Mm-hmm. So, habang ginagawa namin yun, sabi ko, ay naku, sana maraming manood ng Linlang. Yun talaga pinipray ko. Dahil syempre, mapapansin lang naman din ako ng mga kababayan natin. Ay, sige, hindi na ako magsusubscribe. Nakasubscribe na ako. Itutuloy ko na lang ang subscription ko. Dahil, na-establish ko na ang sarili ko sa Linlang pa lang. Yes. At ngayon, number one ang expats sa Prime Video. Yay! Yes! Kayo po pala yung pusang gumagano. Hindi sa tindahan po eh. Sa taxi. O anyway, ayan. Si Tita Ruby hindi nila kilala. Si Tita Ruby ba ay ilan ng anak? May asawa ba? Or anong kwento? Si Tita Ruby po ay operada. Sabi ko dati ko. Dating may tita. Si Tita Ruby po ay isang single mom. Okay. Hindi ko po yun ipinagbubunyi dahil hindi madali. So, ano pa rin ho ako? Pro-family. Right? Pero, yun nga po, doon ako napunta pagiging single mom. At doon din, yun din ang naging dahilan kung bakit late na ako pumasok sa pagka-artista. Parang sabi ko, sige na nga, pasukin ko na to. So, ilan ang anak mo? Dalawa pong anak ko, isang babae, isang lalaki. Lalaki ang kasama ko yung bunso. At kasama ko rin siya nung sinutkong expats. So, sa kanya ako nagpapag-google ng mga hindi
hindi ko maintindihan. Kasi senyas na ako. Alam niya na pag kumanda na ako, ang Google na yun. Ako napanood ko sa Lin Lang yung banter ni Kim Chu tsaka ni Paolo Avellino. Tapos si Tita Ruby, kaya talagang minsan pumapasok siya talagang ano siya, parang sounding board siya or ano eh. Hindi niya, tama ako no, hindi mo inaayunan ang ginagawa ng apo mo. Correct. Diba? Yes. Oo. So, ang tanong ko sa'yo, bakit matamlay ang sampal mo kay Kim Chu? Kaya ka ba? Hindi ako niya. Tinampal lang ni Tita Ruby eh. Ay, hindi. Kasi yung ginamit natin, hindi yung first date. Malakas yung first date. Ah, malakas yung first date. Nagkamali yung sa camera. Nagkamali na. Nagkamali na pasok. Awa ka na. Ayun, kawawa na. Pala si Kim Chu. Nakakaloka. Oo, ayan. At syempre. So, editor pala yung may kasalanan. Editor pala pa. Syempre, si Tita Ruby ay may expats at ang Lin Lang. Gising-gising ka. Oo. Parang naiinggit sa iyo yung ibang mga artista. Dahil busy ka ngayon. Busy lang naman sa ano. Wala, tagal ko naman tenga. Baka yung mga tenga mo ngayon ang pinalalabas. Oo, correct. Kailin lang, kailan pa namin natapos. Oo, nga pala. Yung para inayos sila, o sunod-sunod, parang kala mo talaga, abalang-abalang. Yung tenga mo, diba? Anyway, yan. Siyempre, bibigyan na natin ang pagkakataon kay Tita Ruby, ang expats at yes, ang Lin Lang. Tita Ruby. Okay. Sana po, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan niyo po ng panahon at panoorin ang Lin Lang sa Free TV dahil longer version nito. Maraming mga eksena ang hindi niyo napanood sa Prime Video. Oh, yes. Correct. Marami po mga importanteng eksena. Oh. At siyempre po, sana ituloy na rin natin pagpapanood sa Prime ng expat. Yes. Magiging proud po kayo, hindi po ako nag-exaggerate, okay? Magiging proud po kayo sa Filipino overseas workers. Dahil yun po ang ginampan ng kong role doon. At nung isa pang Filipina, based in Hong Kong, her name is Ameline, na isang professional singer in Hong Kong. Quote-unquote, non-actor siya nung na-cast siya. Pero dahil ang galing din ng director at parang ganun lang naman ang kailangan na acting, na parang no acting-acting, so pasok na pasok si Ameline at napakausin na yun. Ano na siya? Actress ng tunay. Wow! So, ikaka-proud po ninyo ang pagka-portray namin ng mga babayan nating mga nannies, mga drivers, ganun. Dahil ang ganda rin ang pagka-research nila tungkol sa mga overseas Filipino workers. Kasi po naitanong ko po yun sa director, bakit Filipinos lang ang feature mong nannies dito? Eh merong Indonesian, merong Nepalese, ganyan. Sabi niya ganun, based on research, number one in demand ang mga Pinoy. Ayan. Thank you so much, Tita Ruby, ha? Yes. At binigyan mo ng buhay at ng mukha ang ating mga OFWs. Yes. Diba? Sa series na expat. Panoorin po natin. Ikaw ay isang nani. Ito naman, pindutin mo, nana. Thank you, Tita Ruby. At ano pa nga ba, Tita Ruby? Ang lagi ninyong hinihilit sa amin. Itchy ka mo na! Nani! Parang pinagbato.